Karamihan na nakikita mo sa street, guys, no? Mga ganito yung mga shirts na sinusot nila. May mga print dito, may mga nakalagay dito, sana all. Sana all may jowa, yung mga ganun, no? Yo, what's up, guys? At nandito na naman ang nagbabalik, ano, Jay Repe, para sa isang panibagong video. So, ngayon, no, gumawa ng 5 style tips for Pinoy teens. Kasi napansin ko sa YouTube, guys, na walang gumagawa ng ganito sa mga Filipino YouTubers. Kaya naisipan kong gumawa ng content na ganito. Okay? So, kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka. And click the subscribe button here or here. And the notification button din. And kung like mo yung video na to, click mo na din yung like. So bago ako magsimula, no, guys, mag-shoutout muna ako. Ayan. So shoutout nga pala kay Haray Yubel Riva. So she's one of my childhood friends. So ayan, simulan natin yung tip number one. Tip number one, wear plain neutral colored shirts. So, bakit ito yung sinasuggest ko na isuot nyo, guys? Kasi alam nyo yung kasabihang simplicity is beauty. Wow! So, yung simplicity is beauty, guys, is totoo talaga. So, kaya sa mga t-shirts, mas simple, mas maganda. Mas simple yung design, mas maganda. Mas magandang tignan. Okay, so, compare natin yung ano, printed shirt dito sa black plain V-neck shirt ko. So ayan, makikita nyo, maganda naman siya tingnan, guys, pero yung problema sa mga printed shirts, yung focus mo dapat dun sa mukha ng tao na nagsusuot nun is malilipat dito sa shirt. So for me, guys, mas better yung mga plain colored shirts, yung mga neutral colors. Yung mga ganun t-shirt, guys, maganda siyang suotin kasi madali siyang ibagay sa kahit anumang pants or shoes. Eh yung mga ganitong t-shirt, guys, mahirap siyang ibagay. Tsaka masyado siyang destructive yung ano niya, prints niya. So kung gusto mong mas ma-improve yung style mo, ayan, magsuot ka ng plain shirts. Karamihan na nakikita mo sa street, guys, no, mga ganito yung mga shirts na sinusuot nila. May mga print dito, may mga nakalagay dito, sana all may jowa, yung mga ganun, no. Kaya destructive yun sa taong kausap mo at hindi siya professional tingnan. So di ko naman sinasabing huwag kayong bumili ng mga ganitong t-shirts. Pwede kayong bumili, kaso yung mga magagandang design lang, guys. So ayan, guys, ano yung mga ganitong shirts. Yan, nakikita nyo, gray yung kulay niya, tapos black yung print niya. So medyo destructive pa rin yung print niya, pero maganda siyang tingnan kasi yung kulay niya hindi masyadong masakit sa mata. So simple lang, kaya sa mukha ka pa rin magpo-focus. So ayan, no, guys, mga ganitong printed shirts pwede nyo suot para may different style. Pero mas prefer ko pa rin yung plain talaga. Kasi mas cool yung dating nun, mas malinis tignan, kumbaga, malinis. Okay, tip number 2, guys, no, magsuot ka ng malinis na sapatos like this. At I prefer white shoes kasi madali siyang ibagay dun sa ibang mga kulay ng mga pants at kulay ng mga damit. So, ayon sa survey, guys, ano, yung mga tao, tumitingin sila pagkatapos na tumingin sa mukha ay sa sapatos. Kaya, guys, suggestion ko na magsuot kayo ng malinis sapatos at palagi niyong linisin yung sapatos nyo. So, guilty ako dito minsan kasi minsan tinatamad ako maglinis ng mga shoes ko. Kaya, ayan, guys, no, yung shoes, guys, parang ano yan sa atin, eh, parang accessories, ano ba tawag dito? Parang ano yan, guys, sa atin, parang jewelry ng mga babae. So,
adik na adik tayo sa mga sapatos, diba? Kaya kung adik tayo sa mga sapatos, diba, alagaan natin, no? At nakakadagdag yung malinis na shoes sa pagiging attractive. Number 3, decenting hairstyle. Yun guys, bakit mahalaga yung hairstyle sa ating mga lalaki din, no? Hindi lang sa mga babae. Kasi yung hairstyle guys, nakadagdag yan ng attention. So, kaya yan yung hairstyle ko ngayon, brush up siya. Nung mga nakaraang araw guys, yung hairstyle ko is ganito. No, ganito yung hairstyle ko nung mga nakaraang buwan. Ayan. Kasi, so sobrang busy ko guys, tinatamad ako mag-ayos ng buhok. Kaya ayan, ganito lang yung buhok ko. Tapos, binago ko yung buhok ko kasi tinatago ako ng girlfriend ko na kachupoy daw. Alam niyo yung kachupoy? Tapos, ayan, may makikita ko pang buhok na ganito. Yung mga ganyan, yung mga trend na yun. Ayan. Kasi, ano nga ganun yung opa, di ba? Kaso guys, ano yung problema sa mga buhok na ganito? Mahirap siyang i-style at may binabagayan lang yung mga buhok na ganun. So, suggest ko mag-brush up ka para ganyan, mag-brush up ka para mas madaling i-style at hindi siya corny tingnan, hindi siya bonging kumbaga tingnan. Alam nyo kasi sumusunod tayo sa mga uso like the K-pop groups, mga ganon. Pero alam nyo guys, we are living in the normal world, so we need to look normal. Kaya pag dumadaan ka na ganon yung buhok mo, titingnan ka tapos gaganon ka, opa opa, pero mukha palang bonging, no? Kaya ayan, suggest ko sa inyo yung magpili kayo ng decenting hairstyle na nababagay sa mukha nyo, na nababagay sa face shape nyo. So, paano mo ba pipiliin yung hairstyle na nababagay sa'yo? So, kung may barber ka, may suki kang barber, pwede mong sabihin sa kanya kung ano yung nababagay sa'yong hairstyle. Kasi yung mga nagugupit guys, alam nila yung bagay sa yung hairstyle. Basta yung mapapagkatiwalaan mo lang, ano? Kasi yung ibang mga nagugupit ay pinagtitipan lang yung mga buhok. Minsan, tapos minsan nade-disappoint tayo, kaya magpili ka ng magandang barber at pagkatiwalaan. So, tip number 4, magsuot ng relo. So, bakit ba mahalaga ang pagsusuot ng relo sa ating pagmumukha, sa ating appearance? Kasi guys, alam nyo, yung relo, nagsisimbolo yan ng pagiging responsable mo sa oras. Pero, guilty ako doon kasi hindi ako masyadong responsable sa oras ko kasi problema ako pagiging late. Pagiging late sa umaga kasi yung hirap talagang gumising. So, sobrang layo ko pa, kaya palagi akong late sa umaga. Pero pag nakaligo na din naman ako, yan ako, mabis na. Pero ano, back to ano tayo. So, mahalaga yung relo guys, no? Kasi kahit hindi ka responsable sa oras, magmumukha kang responsable sa oras. At nakita nyo yung stylish na tignan yung mga ganitong relo. Kaya, ayan, may collection ako ng mga relo na siguro mga 5. Para, syempre, pag sinawaan ako dun sa isa, yun isa na naman. Tapos, binabagay ko siya sa mga kulay ng damit ko. Sa okasyon na din. Kaya yan guys, no? Suot ka ng magandang relo. So, ayan ano, tip number 5. And what I think is the most important. Magdamit ng naaayon sa okasyon. Alam nyo, ito yung madalas na problema dito sa atin. Sa Pilipinas kasi hindi tayo naturuan ng tamang pananamit. So, for example, may kasalan, ano? Tapos may makikita doon iba na mga naka-t-shirts lang. Ibang mga kasalan, it is a formal occasion. So, may mga ibang tao na nagsusuot ng ano doon? Ng mga t-shirts. So, hindi yun, di ba, tama sa okasyon. Kaya kailangan magsuot ng mga
damit na naayos sa occasion. Pag formal, no guys, formal. Pag casual, casual. Pag semi-formal, semi-formal. Okay, so ayan, bakit mahalaga yun? Bakit mahalaga yun, guys? Mahalaga yun para yung suit mo ay nasa tama at hindi ka magmukhang tanga sa harapan ng ibang tao. Nagpakatanga ka na sa mahal mo, magpapakamukhang tanga ka rin naman sa harapan ng ibang tao. Diba? Hindi na pwede yun. Ayan, magsuot ka ng damit ng naaayos sa okasyon. Okay ba tayo dyan? So, ayan guys, ano, natapos na yung video natin. So, nagpapasalamat muli ako sa mga nag-subscribe sa channel ko. So, mahal na mahal ko kayo guys. At so, ayan guys, no, pinapahalagahan ko kayo. Kaya, huwag niyo akong iiwan sa ere. Para, hindi tayo mag-iwanan. Tayo-tayo na lang magkakarami, diba? Mag-iwan pa ba tayo? So, kung umabot ka dito, subscribe sa channel ko. Subscribe ka muli sa channel ko. And click the like and the notification button. So, again guys, peace out!